Amen po ba? Magpapasalamat ka po ba sa isang taong magbibigay pa lang siya? Alo? Para pong kinokonsensya mo ang isang tao, o kaya naman, pinabribe mo siya. Tama po ba? Parang minamanipulate mo siya, nagpapasalamat ka, kahit hindi ka pa binigyan. Na ibig sabihin, kinokonsensya mo na ikaw ay bigyan niya. Tama po ba yun? Di ba? Kaya ka nagpapasalamat sa isang tao dahil binigyan ka na niya. Huwag mong pasalamatan ng tao na hindi ka niya binigyan. At kung nagpapasalamat ka man na hindi ka naman binigyan, siya'y pinipwersa mo at siya'y kinokonsensya mo. At hindi galing sa puso ang pasasalamat mo. Tama po ba? Oh. Naintindihan po ba natin? Kaya nga po kapag naunawaan natin ang mga salita ng Panginoon at nakikilala natin siya sa mamagitan ng kanyang mga salita at ang bunga ng salita ng Panginoon ay pananampalataya. Nakikita natin ang mga bagay na hindi nakikita ng natural na mata. Amen po ba? Hallelujah. So yung ating pong dedication sa ating pong Young Builder School ay ito po ay manifestasyon ng kabutihan ng Panginoon. Kaya siya'y lubos na pinasasalamatan po natin that we are moving forward. Amen po ba? That God is our source. At nagkaroon po ng fulfillment na from preschool, grade school, and then high school po tayo ngayon, and then we are going to college. Amen po ba? Hallelujah. Magka-college na po tayo kasi humakbang na po tayo sa high school. Amen. Hindi po tayo nandito sa eskwelahan upang sa ganoon ay magmalaki sa acting accomplishment. Kundi napakalaking avenue, no? Na para mapenetrate ang mga bagong enerasyon. Kaya po ang mga ibang nagko-colonize noon o yung sinasakop ang ibang bansa, pagkatapos nilang na-conquer ang bansa, ang una lang ginagawa ay education. Because if they penetrate the mind of a person, they can control it. Makakontrol po nila ang mundo at makokontrol nila ang bansa. Kaya tayo po ay colonize. Naka-program ang isip natin sa mga ibang bansa na hindi natin tinatangkilik yung sarili natin. Okay po ba? Kaya yun po yung avenue natin na kung saan we can penetrate the mind of the people, the young people, the new generation, no? Na sila po ay matamnan ng magandang katuruan, lalong-lalo na ng salita ng Diyos. Okay ba? Na kung saan ang salita ng Panginoon ang tunay na nagbibigay ng buhay sa isang tao. Amen. The Word of God. Kaya yun po yung Young Builder School. Tayo po ay naglaan ng halos mahigit ng 1,000,000. No? Hindi ho natin alam galing saan galing yun. But nangyari yun. So ang ating pinaplano ay tingi-tingi lang. No? Arawan lang. No? Kapag ito na tapos na, ito naman nang tapusin, ito na naman tapusin. Ngayon po, nagkasabay-sabay. Ha? At meron naman pong mga ginagamit ang Diyos. Amen po ba? So, meron pong nag-supply. Kaya yung mga teachers natin, yung mga nagtatako po, bakit nangyari ito? So, yun po ay imposible, pero dahil sa Diyos ay posible pong lahat ng bagay. Amen po ba? Kaya, purihin ang Panginoon sa bagay na yun. Tayo po rin sa ating church ay nakabili po tayo ng bagong speakers natin para sa po sa evening service, para yung mga magagiting natin, magagwapong mga technician natin ay hindi na host sila masyadong nabibigatan, no, sa pagbuhat po ng mga speakers. Amen po ba? Kaya yung pong mga nasa BX10 Teen Club and Resource Center
ay yun ay nailaan na lang para sa evening service at hindi na po para sa morning service natin. Okay po ba? So, purihin ang Panginoon sa bagay na yun at sama-sama po tayo na tayo'y magpatuloy sa pag-ibig ng Diyos, sa kabutihan ng Diyos, sa buhay natin, na tayo masaya natin ginagawa ang mga bagay na ito. Hindi tayo nabibigatan, hindi tayo naobliga. Amen po ba? Kundi ito'y kusang lumalabas sa atin dahil po naranasan natin kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Okay? Ngayon po, yung ating last Wednesday na pag-usapan natin yung lote na inilaan na ng Diyos para sa atin. So tayo po ay magtatayo ng headquarters. Amen. Hallelujah. So yung headquarters po natin, para dito po yon. Okay? So we are moving forward at yung headquarters po natin ay meron na pong na-designate na mga main man, no? Sa bagay na yon, sa eskwelahan natin, at sa kabuuan po ng church natin. At ang sabi ko po sa ating GE last Wednesday, that headquarters, that lote, no, ay yun po ay donation. Donation po yon. So more or less, mga 7 million ang kailangan po natin. Donation. Donation po. Amen. Oh. Okay, so may gagamitin ng Panginoon. Amen. Kung ang mga ketongin ay ginamit ng Diyos. So nasa atin lang pangunawa kung paano natin mararanasan ng Diyos. Kaya let us have a step of faith, no? Yung pong take risk. Dahil kadalasan in a traditional way, para makakaroon ng lote ang isang church, ay tingi-tingi po tayo, tingi-tingi. Na? Tingi-tingi. Di ba? That is the traditional way. That is the normal way. The natural way. Tingi-tingi po tayo. Para po yung 7 million ay magkaroon ng fulfillment. Why not break that normal? Amen. Let us walk in the spiritual way. Amen po ba? Kaya, baka po meron kayong guidance ng Holy Spirit. No? Baka po kayo ang gagamitin ng Panginoon. Ah, hindi ho tingi-tingi. Amen. Tingi-tingi. Kaya nga, noong ang Panginoon ay nagpakain as much as they want. Diba ba? Oo. Oh. Kasi po, kung tayo po'y magpapasilam mula muli sa tingi-tingi, hindi na mabibreak po sa atin yon. Tama po ba? Hindi na mabibreak. Yun na naman. Tama po ba? Parang hindi tayo nag-level up. Kung tingi-tingi na naman po tayo. Okay? Kaya kailangan po, one time, big time. Amen? Okay? So, hindi ko naman po sinasabing yung 100 ay wala ng katapat. Meron po yung katapat. Kung 100 lang po yung kaya nyo, 1,000 ang kaya nyo sa pledge ninyo, no? Ay may katapat pa rin po yun. Ang pinag-uusapan muna po natin ay yung lote. Okay po ba? Amen? Parang naninibago na naman kayo. Okay, so tayo po ay magpasimula sa mensahe ng Panginoon, Luke chapter 9, verse 23 and 24. Yung 23 ay natakil na po natin last Sunday. At nandito na po tayo sa verse 24. At sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino mang, okay, yung 23 muna, nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangan itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Verse 24, ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan ito. Ngunit ang mawawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. So parang contrast, di ba? It's very contrast. Iruin mo, kapag nawalan ka, no? Okay? O kapag niligtas mo ang sarili mo, ikaw ay mawawalan. Ha?
Normal ba 'yon? Ha? Kapag ililigtas mo ang sarili mo, hindi ka maliligtas, kundi ikaw ay mawawalan. Pero kung mawawalan ka ng buhay na ito, ikaw ay magkakamit. Hindi ka mawawalan, no? Winawala mo, pero hindi ka mawawalan. No, very contrast po yung statement. But the verse is very powerful. Amen. So kung paano napag-aralan natin last Sunday, napasanin mo ang araw-araw, ang krus, hindi po ito sacrifice, hindi po paghihirap, hindi po pagmamalupit sa iyong sarili, na inaalis mo yung kaligayahan mo sa buhay mo, kundi kaya mo papasanin ang krus araw-araw dahil yung magandang buhay na ginawa ni Kristo doon sa krus. Yung bunga na ginawa ng Panginoon na siya'y nagsakripisyo para sa akin. Siya'y namatay para sa akin. Siya ang nagbayad ng kasalanan ko. At yun, ang pagpasan ng krus sa Panginoon na iyong alalahanin, dalagi mong dala sa iyong isip at puso, na ikaw ngayon ay meron ng bagong buhay na ibinigay ni Kristo. Ikaw ngayon ay pinatawad na sa lahat ng iyong kasalanan. Binayaran na ni Kristo ang lahat ng kasalanan at siya nang nagsakripisyo para sa iyo. Kaya hindi mo na kailangan gawin pa ang pagsasakripisyo. Hindi mo na kailangan pang gawin ang ginawa ni Kristo doon sa krus. Kundi ang iyong tanggapin at ang iyong pasanin na ngayon sa buhay mo ay yung bunga na ginawa ni Kristo para sa iyo. At yan ang tamang pagsunod sa Diyos. Amen po ba? Hindi yung ikaw ay nagsasakripisyo para sa Kanya. Hindi po ganun ang pagsunod sa Diyos. Ang pagsunod sa Diyos ay yung paniniwala sa Kanyang ginawa para sa iyo at para sa akin. Amen po ba? Let us walk in the Spirit and let us walk by faith and not by sight. So yun po yung tamang pagsunod at kayo ay sumunod sa akin. Di po ba? Na kung saan ay hindi ho tayo naobliga at nakukonsensya na ang Diyos ay mabuti sa akin at kailangan siya ay gawan ko ng mabuti. Yun po ay isang mabigat na kalagayan ng isang Kristiyano na kung siya ay gumagawa at sumusunod sa Panginoon dahil nahihiya sa Diyos. Di ba? Yun po ay isang mabigat na buhay ng isang mananampalataya. Na dahil lamang siya ay nahihiya, dahil lamang siya ay nakukonsensya, kaya siya ay nagsasakripisyo dahil sa Diyos, na kaya siya ay nagsasakripisyo sa Diyos dahil ang Diyos ay mabuti sa kanyang buhay. Yun ay may isang nakakulong na emotion sa isang mananampalataya. Wala siyang kalayaan sa kanyang buhay. Na para bagang isang bata, no? Na kailangan niya ng gumawa ng mabuti sa kanyang magulang dahil ang kanyang magulang ay mabuti sa kanya. No? Yun po ay hindi masayang pagbibigay ng acknowledgement sa kanyang magulang. Kundi kailangan, kung tayo gagawa ng mabuti dahil ito'y tulak na kabutihan na naramdaman mo sa buhay mo. Amen po ba? Na hindi ka lang nahihiya, hindi ka lang nakukonsensya, no? Kundi naintindihan mo, naunawaan mo, no? Kung paano ka minahal ng magulang mo. Kasi po, eventually, at the end of the day, magko-complain ka. Gagawin ko na pinin the best ko, tapos ganun pa ang gagawin mo sa akin. Di ba? So eventually, we will complain. Kaya let us understand ang kailangan na sinasabi ng Bible, understanding the truth that we know will set us free. Amen po ba? Na hindi mo ginagawa dahil nakukonsensya ka, hindi mo ginagawa dahil kailangan mong gawin, kundi kailangan ay naunawaan mo. And God gave us the ability and God gave us everything kung bakit natin kailangan mahalin o kung bakit natin mamahalin ang ating kaaway, kung bakit tayo magbibigay ng with the cheerful heart. Bakit po? Because God gave everything to us. Hindi niya ipagkagawa sa iyo na wala siyang ibinigay sa iyo. Tama po ba? Amen. Kaya how can we give cheerfully
kung ikaw ay nawawalan. Kaya if you understand na kapag naunawaan mo kung paano ka binigyan ng Diyos at pinagpala at kung gaano ka minahal ng Diyos, you can give with a cheerful heart. Napakahirap na gawin mo na wala para pa sa'yo. Kaya paano mo mamahalin ang iyong kapwa kung ikaw mismo ay hindi ka nakaramdam ng pag-ibig? Tama po ba? Kaya po halimbawa, yung mga abandoned children, yung mga na-abandon na, yung mga broken family, sa ibang bansa, dati, bago ikakasal ang isang mag-asawa, ay yung pong genes nila ay tinitest kung match para sa ganun, hindi abnormal yung kanilang anak. At meron din po sa ibang bansa na hindi lang po yung kanilang mga genes ang tinitest, kundi nagkakaroon ng psychologically background. No? Kaya yung mga ibang annulled o annulment case ay yung pong psychological incapacity na po yung kaso. No? So, tinicheck yung background. Kung anong pinanggalingan. Dahil kung ano yung background niya, yun ang bunga niya na ibibigay sa kanyang karelasyon. Hindi niya pwedeng ibigay yung wala sa kanya. Kaya kung ano yung naitanim sa kanya, kung ano yung background niya, yun lang ang pwede niya i-share. Kaya po mga kapatid, yung pong sinasabi ng salita ng Panginoon na gawin mo ito, itong dapat ang buhay mo, hindi ka na dapat sinungaling, hindi ka na dapat nagmumura, hindi ka na dapat nag-aaway, hindi ka na dapat natitisod, hindi ka na dapat nagtatampo. Yung lahat ng yon na sinasabi ng salita ng Panginoon, kaya niya sinasabi na hindi na dapat ganito ang buhay mo kasi ibinigay na ng Diyos ang lahat ng kailangan mo para hindi mo magawa yon. Ibinigay na niya ang kapayapaan, ibinigay na niya ang kanyang pag-ibig, ibinigay na niya ang kanyang pananampalataya sa iyo, ibinigay na niya ang pagtsatsaga at pagtitiis sa iyo. That's why you can give because you have Christ in your life. Amen po ba? Kaya kung tayo po ay nakakapag-react pa, we need more understanding about Christ. At kung hindi pa po natin nararanasan kung kaano tayo pinagpala ng Diyos, ang kailangan lang po ay understanding. Kasi kung ano lang naunawaan natin, yun lang ang pwede nating maranasan sa buhay natin. Amen po ba? Kung ano lang yung alam natin, yun lang ang pwede natin pong ma-experience sa buhay natin. Amen po ba? Okay. Now, amen. Are you listening? So, bago tayo pumunta dito, ang halaman, ang kanyang karelasyon o kaugnay sa mundong ito ay ang lupa. Kung ang halaman na hindi nakatanim sa lupa, he cannot exist. Hindi ho siya pwedeng mabuhay. Tama po ba? Kaya, para ang kapasidad at kakayahan ng halaman ay lumabas, ay kailangan may ugnay siya sa lupa. Tama? Kaya kapag ang puno ay nalis sa lupa, mawawalan siya ng buhay. Okay po ba? Pero merong mga halaman na kung saan ay habang kahit wala siya sa lupa, ay nabubuhay pa rin. Tama po ba? Pero, hindi nagtatagal. Kasi, kailangan niyang may ugnay sa lupa ang puno, ang halaman. Hindi po ba? Okay po ba? It exists. Pero, hindi po siya nagtatagal. He cannot sustain himself. So, ganun din po ang isda. Pwede natin siyang alisin sa dagat, ang isda. At pwede dalhin sa aquarium. Tama po ba? At yung aquarium ay parabagang nandoon na rin siyang nabubuhay sa ilalim ng dagat kapag siya iniligay mo sa aquarium. Pero po, hindi rin siya tatagal. Tama po ba? Dahil hindi yan ang buhay. Kundi yan ay artificial lamang. Hindi yun ang buhay na nakalaan para sa kanya. So, kailangan
ang mga isda ay inilalagay kung saan siya naidisenyo. Okay po ba? Okay? So, ganun din ang mga hayop na kung minsan ay napakagandang tignan sa zoo. Pero ang mga nag-caretaker ng zoo ngayon ay hindi po basta-basta na mga hayop ay dinadala sa zoo. Kahit sa tingin ng marami mga tao ay maganda ang kanilang buhay. Pero ang katotohanan, sila po ay nakakulong dahil ang kanilang kakayahan at potensyal ay hindi nila ito nailalabas. Nawawala po yung kanilang freedom to express themselves, who they are. Tama po ba? Nawawala. Pero kung titignan mo, napakaganda. So, oras ng almusal, mayroong pagkain. Oras ng tanggalian, may pagkain. Kung titignan mo, napakaganda. Para bagang meron pong isang tao na kung saan lahat ng kanyang kailangan ay pinuprovide ng kanyang kapatid. At alam niyo po, nagwawala pa rin po yung kapatid niya. Biruin niyo, pinuprovide na lahat ng kailangan ng kanyang pamilya. Pinuprovide na. Wala siyang problema. Sa pag-aaral, wala siyang problema. Sa pagkain araw-araw, wala siyang problema. At anuman ang hilingin ng kanyang mga anak, wala siyang problema because nandyan ang isang taong nagpo-provide para sa kanya. Pero nagwawala po siya. Bakit? Kasi po, nawawala ang kanyang dignity. Nawawala kung sino siya bilang ama, bilang tumatayong ama. So my dear brothers and sisters, ang tao ay nakaugnay sa Diyos. Pwede tayong mabuhay na walang ugnayan sa Diyos. Pero it does not sustain us. Apart from me, you can do nothing, ang sabi ng Bible. Kaya po, kapag ang ating pong buhay ay iginibap natin, at ang buhay na binigay ni Kristo para sa atin, yun ang ating pong sinentro sa puso't isipan natin, doon mo mararanasan ang tunay na buhay. I am the way, the truth, and the life. And you give up your something in your life. Gini-give up mo ang buhay mo, ang sarili mo, ang karir mo, ang pera mo. Gini-give up mo ang iyong sariling plano. Hindi para i-please ang Diyos. Because God does not please on your good works. Hindi kailanman nasisiyan ang Diyos sa iyong mabuting gawa. Ang Diyos ay nasisihan siya to your faith. Napaniwalaan mo ang kanyang ginawa para sa iyo. Yun. Yun ang tamang ugnayan sa Diyos. Napaniwalaan yung ginawa niya para sa iyo. Okay? Andiyan po tayo? So, hindi natin i-give up yun. Ang pera natin, ang ari-arian natin, sabi nga ng Bible, in Matthew chapter 16, kung di ako nagkakamali na kung saan, if you love me more than your family, if you love me more than your parents, if you love me more than, kung mahal mo ako, higit pa sa mga ito. Oh, tama ba? Tama. No? Hindi kakarapat dapat. So, ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin po nun, ay mas kinikilala mo ang buhay na ibinigay ni Kristo sa iyo. Amen po ba? Mas kinikilala mo at mas pinaniwalaan mo, mas maganda yung buhay na ibinigay sa iyo ng Diyos kesa yung sarili mong buhay na siyang tinatangkilik mo. Kaya, kapag iniligtas mo ang buhay mo, ikaw ay mawawalan. Dahil hindi po yan ang tunay na buhay. Kaya, the more you give up, and you give up not because you will be good to God and you will manipulate God, manipulate mo ang Diyos. Hindi po. Kundi kaya mo gini-give up yun because you believe that you have a better life in Christ. Mas pinaniniwalaan mong mas sasaya ka, mas uunlad ka, mas sasagana ka, mas gaganda ang buhay mo kapag ang buhay ni Kristo na siyang pinaniniwalaan mo sa buhay mo. Amen po ba? Kaya po, hindi ka nawawalan. Hindi ka malulungkot, kundi lalo ka pang liligaya. Tama po ba? Kaya po yung bang ikinakasal, iginibap yung pagkabinata.
Gagawin niya ang gusto niya dahil binata siya. Tama mo ba? Yung pera niya ay sa kanya lamang. Yung pagkain niya ay sa kanya lamang. Oh. Tapos ikakasal siya o kakanroon ng anak. Siya po ba ay lumulungkot? Kinasal na ako. Ha? Meron po ba kayong ganun na ako po, nakakita ng mga kinakasal. Masaya. At yung last kong ikinasal, talagang sila po'y nag-iiyakan. Sayang-saya sila na sila'y magsasama ng habang buhay. A tears of joy. Oh. Ganun po. Amen? Oh. Kaya po, ang pag-aasawa ay kasiyahan. Lalong kalayaan ng buhay. Tama po ba? And you are willing to give up your money to your children na dapat sanay sa'yo lamang. Tama po ba? And you are happy. Tama po ba? Parang hindi tama. Ah, tama po ba? Oh, birin nyo. Oh. Birin mo, sali na kang pang-dress mo. Oh. Uling anak mo, wala ya. Mas muna ya, bago uwi ka. Tama? And that is not a burden. Burden po ba yon? Hindi. Because that is the fruit of your love to your family. Tama po ba? Kaya yung anak naman, ay maintindihan nyo yung pag-ibig ng mga magulang nyo. Amen po ba? At hindi po obligasyon ng anak. Napakahirap po ng anak ay inoobliga niya ang kanyang sarili na dapat niyang gawin. At hindi po yon masayang gawain. At hindi rin masayang tanggapin ng magulang na napipilitan lamang. Tama po ba? Oh. So, tama po ba yun? Amen. Kaya, the life that we have now in Christ is a better life. Amen po ba? And more happier, more, amen, enjoyable, ganun po yun. Hindi po, the more you become holy, the more you become righteous, you are the more become depressed and pressured. No. Hindi po ganun ang plano ng Diyos para sa'yo. Amen po ba? You see it, what Christ has done for you. Kaya po, yung lahat ng potential mo ngayon, yung kakayahan mo ngayon, kung sino ka ngayon kay Kristo, ay lalabas sa'yo. Kaya money is good. Tama po ba? Money is powerful. Tama. Hindi ko po sinasabing mali. At hindi ho may impluensya ang pera. Hindi ko rin sinasabing hindi may impluensya ang posisyon. Powerful po ang posisyon. But your position in Christ is much more powerful. Amen po ba? God is more powerful than money. Kaya, tama po ba? Oh. Kaya hindi ibig sabihin na magiging maka-Diyos ka ay wala kang pera, no? Kundi, lalo ka pong magkakaroon ng pera. Amen? Oo. Oh. Ay, naman po maniwala. Di ba? Oh. Di ba? The more you give yourself to your husband or to your wife, to your friend, the more things coming. Di ba? Pero kapag nagiging self-centered ka at nagiging self-interest, lalo pong hindi nagkakaroon ng magandang ugnayan. Di ba? Sa mag-asawa. Nung kanya-kanyang pera. Oh, mabigat. Pero kung tayo po ay buo ng pagsasama na walang halong pansariling interest, lalong mahirap na umusad ang pamilya. Are you there? Ay, naroon man, iwala. Amen! Palapano natin ng Panginoon. Hallelujah! That's why, my dear brothers and sisters, anuman ang sinasabi ng salita ng Panginoon, you have it, my dear brothers and sisters. What we need to do is to understand. Kailangan lang po ay maunawaan po natin. Kaya nga, meditate the Word of God day and night. Okay po ba? Amen.
And the more we focus on it, look unto Jesus, the author and the finisher, then magkakaroon po ng manifestation ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Hindi natin lubusang ma-explain kung paano darating higit na sagana, higit na pagpapala, higit na kasiyahan. But it will happen. Pero ito'y mangyayari. Di ba? Kapag ikaw ay nagtanim ng binhi, hindi mo alam paano ito lalabas ang bunga. At hindi mo rin alam kung kailan lalabas ang bunga. Kung meron tayong estimate, 5 years. Pero the exact time, tama? Eksaktong araw, hindi natin alam. But we know, alam natin na ito ay lalabas because we follow the principle. Are you there? Amen po ba? So nung tayo na-born again, hindi natin ma-explain paano tayo na-born again. Alam mo ba kung paano ka na-born again? Na yung espiritu mo ay nawala at ikaw ngayon ay mayroong bagong espiritu. Perfect. Righteous. Alam mo ba? Can you explain it? Nakita mo ba yung kasalanan mo na ito'y nabura? Hindi mo nakita. Hindi mo ma-explain kung bakit paano nangyari ito. Pero alam mo na nangyari ito dahil naranasan mo. Kaya nga, we start from faith and then let us continue in faith. Kaya po, mayroon ho tayong direksyon ngayon sa ating pong pakikinig ng salita ng Diyos. Mga kapatid, mayroon tayong pupuntahan, hindi man ngayon, pero meron tayong pupuntahan. Hindi tayo sumutong-suntok sa hangin ngayon. But we have a concrete direction. We are certain. Amen po ba? Na tayo ay nasa tamang daan. Amen po ba? Umalis na tayo sa dating daan. Amen. Hallelujah. So, maging seryoso tayo, committed. Amen po ba? Listening the Word of God in our lives. Tingnan ho natin ang Galatians chapter 2, verse 20. No? Galatians chapter 2, verse 20. Tingnan nyo po, no? Hindi na ako ang nabubuhay ngayon. Pwede natin basahin tayong lahat? 1, 2, 3. So, paano natin ngayon ipamumuhay yung buhay ni Kristo? Remember, our life is not a changed life. Are you listening? So, ang buhay mo ngayon bilang Kristiyano, hindi ho yung binago ang buhay mo, kundi you have now an exchange life. Sabihin po natin, exchange life. Oh. So, nagpalit ang buhay mo sa buhay ni Kristo. So, it is not a new life. It is the life of Christ ang siyang ipinalit sa lumang pagkatao mo. Kaya po, siya po ang naging substitute. Di ba? Substitute ng buhay mo. Kaya po, yung buhay mo ngayon ay buhay ni Kristo na siyang ibinigay sa iyo at much better life than before. Mas sigit ang buhay mo na tinanggap mo kay Kristo kaysa yung buhay mo na dati. Amen po ba? Kaya sabi ni Pablo, Galatians 2:20, hindi na ako ang nabubuhay. Kasama ako ni Kristong napako daw sa krus. Kaya hindi na ikaw ang nabubuhay. Your old nature, ang kalikasang makasalanan ay wala na sa iyo, inalis na sa iyo, ikaw ngayon ay nagtataglay ng buhay ni Kristo. It's not a new life, but it is the life of Christ. That's why it is an exchange life. And that is the difference. Yan ang malaking pagkakaiba ng Old Testament ang New Testament. Ano yung malaking pagkakaiba? In the New Testament, we are the New Testament, Christ lives in you.
kung maunawaan natin yan, it will change your perspective. It will change your emotion. It will change your attitude. Kapag maunawaan natin that Christ now lives in you, that is the big difference in New Testament. Yan ang malaking pagkakaiba ng Old Testament. Now, Old Testament ay nananahan si Kristo sa gusali. Pero ngayon, ang Diyos ay nananahan sa mga taong tumanggap sa Kanya. That's why you have everything. Thy kingdom come. And the kingdom of God is within you. The kingdom is within you. Amen po ba? Kaya wala ka ng kailangan pa. Ang kailangan lang ay maunawaan natin. Okay po ba? Oh. Kaya po, sabi ko sa mga kasama natin last Friday, ang isda ay hindi lumalangoy para maging isda. Tama po ba? Lumalangoy siya, magiging isda ako. Hindi po. Kaya siya lumalangoy dahil isda siya. Oh, ganun po. Oh. Kaya po yung ibon ay lumilipad dahil siya ay ibon. Oh. Pero merong law of gravity. Tama? Pero merong law of gravity. Hindi nawawala yung law of gravity. Hindi ibig sabihin na lumipad ang ibon, walang gravity. No, there is a gravity. But a ibon. But a ibon, no? But a bird. Ang sinusunod niya ay yung law of aerodynamics. May sunusunod siyang ibang batas. So ngayon, ganun din po tayo ngayon, mga kapatid. Don't conform to this world, but be transformed by renewing our mind. Let us now follow the life that we have now in Christ. Palabakan naman po natin ng Diyos. Hallelujah! Oh. So, law of gravity, ay nandyan, kahit lumilipad ang bakal. Lumilipad ang bakal, ay, yung bakal lumilipad. Walang law of gravity. No, there, law of gravity existing. Pero sinusunod lamang niya ang ibang prinsipyo at ibang batas. That is law of aerodynamics. Amen po ba? Oh. Kaya kung susunod tayo sa pamantayan ng mundo, talaga namang pareho lang mararanasan. Pero ikaw, bibili ng ticket ng eroplano, lilipad ka. Pero kung bus, sabaylan ka. Pero kung barko, by sea ka naman. Anong bibilin mo ngayon? Choose God. Choose the life that we have in Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Oh, paano? Sabi ni, habang ako'y nabubuhay sa katawang lupa, nasa katawang lupa tayo, katulad ni Paul, paano natin ngayon may pamumuhay yung buhay ni Kristo sa atin? Ha? Mamumuhay ako? Ayun, sa pananalig sa anak ng Diyos. Doon tayo mabubuhay ngayon. Sa pananalig sa anak ng Diyos. Dato sa katawang lupa tayo, pero paano natin may pamumuhay yung buhay ni Kristo ngayon? Sa pamamagitan ng pananampalatayang binigay ng anak ng Diyos. Di po ba naniniwala kayo magagawa ng Diyos ang lahat? Walang imposible sa Kanya. Tama mo ba? Yun po yung pananampalataya. Hindi natin nakita ang naborn again tayo, pero pinaniniwalaan natin. That is the faith of God in you. Naniniwala kayo ligtas ba? Pupunta kayo ng langit? Pero yung iba hindi sigrado. Ha? Sigurado ka dapat. Dahil si Kristo ang kaligtasan mo, hindi ang sarili mo. Di pa naman natin nakita ang langit para sabihin mo, that is the faith. Yun ang faith na ibinigay ni Kristo sa'yo. At doon tayo mabuhay. Eh paano yung finances ko, Pastor? Paano yung kagalingan ko, Pastor? You have already the faith. By His stripe, you are healed. Amen. And my God shall supply all my needs. Meron ka na rin faith noon. Naniniwala mo ba kayo doon? Amen. Pero Pastor, parang napakahirap yata. Nagiging mahirap dahil
hiwalay tayo sa salita ng Diyos. Pagdating sa pera, pagdating sa kagalingan, pagdating sa araw-araw na buhay natin, kailangan, kung talagang nagtitiwala tayo sa Panginoon, hindi natin inaalis ang salita ng Diyos sa puso at isip natin. Upang sa ganon, listen carefully, mas manaig yung faith that you have in Christ kesa yung alilangan, kesa yung nakikita mo. Kaya nga, hindi mo kailangan ikumpisal ang problema mo. Huwag mong i-report ang problema mo sa Diyos. Dahil kapag rin-report mo ang problema mo sa Diyos at sinabi mo ang problema mo sa Diyos, yon ang nananaig sa buhay mo at hindi yung paniniwala mong magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Amen. Amen. Let us live to the faith that we have. And we cannot separate the Word of God. How can we trust God completely without the Word? You cannot. Hindi pwede. Hanggang hearsay ka lang, kapatid. Kaya po, let us commit ourselves. The Word of God is life to us. Amen po ba? Amen? Amen? It is a treasure. Ito'y kayamanan ng buhay natin. Amen? Kaya kung ano man ang nararamdaman mo, emotion mo, yun ang iniisip mo. Kaya kailangan po kapag nakakaramdam tayo ng bigat, nakakaramdam tayo ng galit, nakakaramdam po tayo ng kakaiba sa katawan natin, let us meditate the Word. Amen po ba? That's why whatever you do, you will prosper. You are like a tree planted in the riverside. Amen. Hindi ka nalalanta. Amen po ba? Hallelujah! Amen? And then, it doesn't mean, no? Na kapag ikaw ay maka-Diyos, ay wala ka sa mundo. Hindi po. We are in this world, but not out, ano? Of this world. Kagaya ng isda. Hindi siya taga-mundo, pero nasa mundo siya. Tama ang isda? Oh. At ang isda ay complementary siya sa mundo. Ganun din po tayo. Hindi tayo taga-mundo, pero nandito tayo sa mundo at bilang namumuhay kay Kristo ay lalo kang magiging pagpapala sa marami. Kaya nga, 100-fold. Mas mamahalin mo ang iyong pamilya, mas mamahalin mo ang iyong kapwa. Kaya nga, ang sino mang nag-give up, ang sabi niya, siya ang mabibigyan. Tama po ba? Oh. Hello? Okay? Kaya what a great privilege na nakakarinig po tayo ng salita ng Diyos sa buhay natin. Second, ang sabi niya, ako ngayon ay nabubuhay. Habang ako'y nabubuhay sa katawang lupa, mamumuhay ako. No? Sa katawang lupa ngayon, nandito ako, mamumuhay ako sa pananampalataya sa anak ng Diyos na umibig sa akin. Let us live to the love of God. Umibig. Amen? Hindi, iibigin pa lang. Makasalanan ka pa, wala ka pang ginawa, bastardo ka, anuman ang ginawa mo, ikaw ay inibig ng Diyos. At doon tayo mabuhay. Kaya if you feel rejected, if you feel you have low self-esteem, mababa ang tingin mo sa sarili mo, let us have that Christ esteem. Kung sino ngayon tayo kay Kristo. Amen po ba? Na inibig ka niya, minahal ka niya sa buhay mo. Kaya nga, all walks of life, meron pag-asa sa buhay nila. Amen po ba? Hindi lang yung mga magulang na nagmahal sa kanilang anak, even those who are abandoned, they can live. Amen. With fulfillment, with the enjoyment, because Christ loves them so much. Amen po ba? Kaya kaya nating sabihin, kapag ito'y naranasan natin. Amen po ba? Kaya nga, it through us eh. Through us. Amen? We can challenge sa mga bakla, sa mga tomboy, amen? Sa mga girl, sa mga pro-gay. We can challenge them, amen? Because they need life. That's why they are like that. Kung bakit sila ganun, listen carefully. Kung bakit sila ganon? Because sila po ay naghahanap ng kasiyahan,
ang buhay. Kaya nga, if we can challenge them. Yes, you can challenge them. Kapag naranasan mo kung sino ang Panginoon sa buhay mo. Hello, are you listening? Amen. Because they don't need heaven. Ah, punta ka ng heaven kapag giniba mo ang pagkabakla mo, ang pagkatomboy mo, drugs mo. Pupunta ka ng langit. They don't need heaven. They need now. A life now, today. Hello. Oh, biro mo, i-give up niya. Tapos, hihintay niya yung langit para maging masaya siya. Paano naman yung buhay niya araw-araw? Lulungkot siya. Kailangan po ang salvation. It is not in the future, but today. I-give up niya yun, ibig sabihin, meron kang mas magandang in-offer sa kanya. And not only in the future, hindi lang sa future, nahihintayin pa niyo yung langit. Kabawa naman ng bakla. Di mo ba? Hello, are you listening? Oh, gigive up niya yung pag-hold upper niya. Higigive up niya. Tapos, pababayaan mo na lang, kapatid, hintayin mo ang langit. Hindi po ganoon. Dapat. Tama po ba? Kaya nga, this is it. Amen. This is the right understanding of the salvation that God gave to us. Palapano natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Amen. Na hindi ho kailanman malayo ang Diyos. God is relevant at the present time. Relevant po siya. Hindi ho siya lamang spiritual, kundi siya higit na relevant sa iyong pangangailangan araw-araw sa buhay mo. Kaya nga, sa ikaw ngayon ay nasa katawang lupa, ipamuhay mo ang buhay ni Kristo. Paano? By remembering how God loves you. He first loves you. Kaya you can worship Him with all your heart. Not emotionally. Hindi natulak ng iyong emotion because of with all your heart. Dahil mahal ka niya. Hindi ka pa kaibig-ibig. Hindi ka pa nagmahal. Minahal ka na ng Diyos. Nagbigay na siya bago ka pa magbibigay ng papuri sa Kanya. Kaya buong puso, hindi mo siya kinukonsensya. Hindi mo siya binibribe. Na parabagang, Lord, nagpuri ako kanina. Talaga naman, tindi ng papuri ko, Lord. Kaya kailangan, dapat mo akong i-bless. Hello, listen. Hindi ho ganun ang relasyon natin sa Panginoon dapat. Amen po ba? Not because of who you are, but because of what Christ has done. Kung ano ang ginawa ni Kristo para sa iyo. It is not your accomplishment, it is not your good works, but what Christ has done. At kapag naintindihan ho natin yun, what Christ has done, ang faith mo ay magbubunga ng good works. Hindi pwedeng hindi magbubunga ng good works ang faith mo. Dahil yun, ang resulta na ikaw ay may tunay na pananampalataya. At hindi yun gawa-gawa, kundi yun ay kusang lumalabas. Yeah, let's live how God loves us. That's why you need to understand, ang sabi nga ni Paul, how high, how deep, how wide the love of God in you. Amen? And then last lang sabi niya, at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. Maintindihan nawa natin how He offered Himself to us. He gave His life. Kaya sabi ng Romans, kung ibinigay niya ang kanyang buhay, ano pa ang hindi niya kayang ibigay sa iyo? Kaya sa aking kabiyak na Sister Noy, ano pang prove ko na mahal ko siya? Kaya hindi na natinatanong ni Sister Noy, mahal mo ba ako? Hindi na. Kasi buong buhay ko ay binigay para sa kanya. Amen? Praise the Lord. Oh. Amen? Oh. Ano pa ang hilingin niya? Wala na. Oh. Siya lamang po ang legal wife. Isa lang ang Mrs. Noy Menjola. Amen. Oh. Mrs. o Miss Menjola. Amen. Oh, ganun po, no? So ano pa ang hindi niya kayang ibigay? Kaya wag mo nang tanungin. No? Kapag bang namatay ako, mag-aasawa ko pa uli? Hindi ako magagalit. Ano? Hindi ako magagalit. Totoo, ha? Ano?
Ah, hindi ko pa susuot yung damit mo. Bakit? Kasi sexy siya. Ikaw mataba. So, hindi na ho question yun. Amen? So, let us live. Amen? Na ibinigay niya ang kanyang buhay. So, therefore, what it is to him, kung ano yung nasa kanya, ay sa atin. Dahil ang buhay niya ay binigay niya para sa atin. Amen? Hallelujah. Kaya nga, the more we understand that, no, maging aware tayo, magiging conscious tayo doon, definitely, ito ang mag-manifest sa buhay po natin. Kaya nga, meditate the Word of God day and night. Ang title po ng ating mensahe, ano kasi? To lose, to find. Lose, to find. No? Okay? Lose, to find. So, yun po ang title natin. Kapag nawalan ka, ikaw ay makakasumpong. That's all.